Friend, alam mo ba na may mga ugali po tayo na maaring magpahirap po sa ating buhay? Gusto mo bang malaman kung meron ka ba nito? Kung gusto mo malaman, tune in, don't tune out. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Ching Kitan, also known as Mr. Ching Positive. Maraming salamat po sa pagbisita sa channel na ito. Ito pang channel ng mga iponaryo at mga paunlad sa buhay. If you haven't really subscribed, I do encourage you to click subscribe. And don't forget to click the bell button. Sama nyo na pati yung all because everyday po ng 12 noon, nag-release kami ng panibagong video. Okay, ang inyong lingkod na si Ching Kitan po, may isang adhika and I want to help people to become wealthy and debt-free. Umunlad ang buhay, umaman, at makawala po sa utang. Bakit po? I don't want any of you to become poor. Kasi ang galing din po tayo sa wala. Mahirap na maging mahirap. Iba tingin sa atin ang tao pagka wala po talaga tayong pera. Pero sa totoo lang, minsan hindi na po ibang tao po ang nagda-down sa atin, nagpapahirap po sa atin. Eh, mismo na tayo na po ang dahilan kung bakit tayo naghihirap. Aminin po natin, marami tayong mga nakasanayang po mga ugali na kadalasan po na hindi natin alam nakaka-apekto pala sa ating pag-unlad. Ito po, pag-uusapan na po natin 10 ugali na dapat nating iwasan para hindi po tayo maghirap sa ating buhay. Ugali number 1 is what? Being unclear of your financial goals and priorities. Alam mo, pagka hindi mo talaga alam kung anong gusto mo, hindi mo matatamaan kung anong target mo. Kasi ang mangyayari niyan, kung ano yun lang nandun sa harap, kung ano po yung uso, yan ang gagawin. Diba? At saka syempre, kung hindi mo alam kung ano talaga ang goal mo sa buhay, diba? Hindi mo rin mabibigyan ng oras, hindi mo rin magiging prioridad. So, ang pagiging mayaman at pag-unlad sa buhay ay nag-uumpisa kung ano yung target mo. You got to know first what you want in life. Like for example, kung ang gusto mo ngayon, makawala ka sa utang. So, ano yung dapat i-priority mo? Makabayad sa utang. Wala mo na talagang kain sa labas. Diba, bawas mo na ng gastos. Yung mga perang nabawasan sa paggastos sa kahit sa labas, yan ang prioridad para makalabas sa utang. Tama? So, number one, that's number one reason. Kasi, sa totoo lang, if we do not have a meaningful specific, we are just a wandering generality according to Zig Ziglar. That's number one. Ugali number two that make us poor, living outside our means. In other words, wala namang masama kung from time to time na tayo po ay mag-enjoy sa buhay, magbakasyon, bumili ng mga gamit, pero huwag naman po natin araw-arawin at sanayin yung ating sarili na i-increase natin yung standard of spending natin. Siguraduhin natin na capable po talaga tayo at talagang sapat ang ating pera sa ating lifestyle at ating financial status. Hindi nyo ba napapansin? The more money we make, the more money we spend. Yan ang reality. Kaya kailangan po i-control po natin ang ating spending. Pangatlo, ugali na nagpapahirap po sa atin, ignoring your debts. Alam mo, lahat tayo, we want to live a debt-free life. And ang first step po, ay kailangan po natin harapin ang ating problema. Kung ini-ignore po natin ang ating utang sa mga tao, alam mo, mangyayari yan, hindi yan masosolve. Lalaki at lalaki. At mag-accumulate po yung interest and overtime. Ano mangyayari? Hindi na po tayo makabayad. Talagang hirap na tayo at stress na tayo. Imagine mo, naghahanap ka ng pagkakakitaan, lahat ng kinikita mo ay napupunta lang pambayad ng interest. Hindi ka na makakalabas. Number 4, ugali na nagpapahirap po sa atin, thinking that it's too early for you to start saving. Eh, bata pa naman ako. Tsaka na lang. YOLO! Diba? You only live once. Ika nga eh, mag-enjoy right na. Ba't ba kumikita ng pera? Pare, syempre, mag-enjoy. Alam, eh kung mamatay na ako, eh kung mawala na ako, di ko ma-enjoy yan. Ito naman, wala naman masama mag-enjoy. Pero dapat i-prioritize muna natin ang pag-iipon. Pag nakaipon ka, gusto mo mag-enjoy, okay lang siya. Diba? Kasi alam mo, ang kagandahan yan, pag if you start young right now, at yung pera na nasave mo, na invest mo, giginhawa ang buhay mo. Ugali number 5 that make us poor is what? The lack of value system. Ano ibig sabihin yun? Mahalaga na magkakaroon po tayo ng tinatawag na values. Ito po, ang values na ito ay magbibigay sa atin ng tinatawag na purpose and direction sa pag-fulfill ng goals natin. Kasama na dyan yung tinatawag nating disiplina, di ba? Attitudes po natin. Yung kunyari, like for example, na-reject ka, nag-fail ka, di ba? Ano yung value system mo? Magreklamo, di ba? At sabihin, nako, kawawa naman ako. Or ang value system mo is what? Lumaban at sinasabi mo, hindi ako titigil hanggat di ko nakakamit ang gusto ko. Alam ko masakit ang pinagdadaanan ko, pero I will never quit, I will never stop. Kasi yan ang values mo.
Number 6 na ugali that will make us poor is what we call as poor budgeting habits. Alamin po natin kung saan napupunta ang pera po natin, di ba? Kasi lahat ng perang kinikita po natin ay minuuwian, di ba? Upa, kuryente, pagkain. At pag hindi mo ginawa ang iyong budget, alam mo saan uuwian? Shopping! Oo, online! COD! 11-11, 12-12! Doon po pupunta. Mas madalas po kasi tayo mag-isip ng negative kaysa positive. Anong ibig sabihin? Di ba, kung magne-negosyo ka, ano una pumapasok? Paano kung malugi? Di ba? O kunyari, mag-exams ka, paano kung bumagsak ako? Di ba? Dapat palitan po natin ang ating negative na mindset to positive. Huwag natin isipin na malugi. Isipin natin, pwede tayong kumita. Huwag natin isipin na babagsak tayo. De, what if I succeed? Dapat yan po isipin po natin. Number 9 na ugali na nagpapahirap po sa atin is giving up easily. Yes. Para sa ilan po, ano yan, ma-reject lang, di ba, mag-fail lang, ano pong ginagawa? Eh, talagang umaayaw na sa buhay. Pero alam nyo ba, ito yung na-realize ko rin sa tagal-tagal ko na ginagawa ang pagninegosyo, kadalasan po, opportunities always in disguise. Na hindi mo nare-realize, di ba, na kailangan harapin mo yung problema. Akala mo talaga, wala na pag-asa, pero pag nagtuloy-tuloy ka lang, doon mo makikita at marirealize na talagang mas maganda pala talaga ang plano ni Lord kasi ang plano po natin. Kaya nga ito ang mga friendship plano kung ikaw may pinagdadaanan pa ngayon. Huwag kang bibigay, huwag kang aayaw. Bakit? Kasi yung mga umaayaw hindi nagwawagi at yung mga nagwawagi ay hindi rin umaayaw. Never give up. And last but not the least, kung bakit ba talaga tayo nagpe-fail? Diba? Ano bang ugali natin? Kaya nagpapahirap po sa atin? Because we are focused so much on material growth instead of personal growth. Ito lang mga friendship ha. Yung mga material bagay, sige, kailangan po natin yan. Pero hindi yan magpapayaman sa atin. Lalo na itong mga ito, expenses, diba? Ang kailangan po, mag-invest tayo sa tinatawag natin na investment. Ano investment? Is something that you purchase na pwede mo magamit para ikaw ay kumita, diba? And if you ask me, ang pinaka-best investment saan? Stock market, mutual fund, UITF, negosyo ba? Alam mo, pinaka-investment, ang pinaka-foundation, na best investment sa lahat, gusto nyo malaman, financial education. Thank you much for watching. Please do comment, like, and subscribe on this channel. This is Chinkitan saying, to every problem, there's always a solution. If you're not part of the solution, you're part of the problem. Always think positive. Thank you for watching. If you want to keep on growing and to stay inspired, subscribe and hit the bell button to get notified. Always think positive.